guys, I just unboxed by new deck yung Mystic Monday Tarot. Actually, matagal na sa akin to, guys, no? February o 2023 meron na sa akin to, kaya lang hindi ko pa siya nagagamit kasi gusto ko i-unbox ko siya. And today na-unbox ko na, no? Meron naman akong separate video niyon, guys. So pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda. So excited to use this sa aking mga readings, siyempre, no? Napakaganda nung kanyang packaging, sturdy box na may ano ba to? Holographic detail, no? Parang foil. Tapos yan, easy to open naman siya. Yan, may pag binuksan mo siya, guys, so papansin mo kaagad dun sa inside ng box. Ano ko, nakikita ng lighting. Yan. May makikita ka doon, no? Nakasulat, trust your intuition. Diba? Ang bongga. Wala lang. Sobrang ganda. Tapos dito naman sa ano, kasi two-part box siya. Yan. Two-part box. Easy to open naman siya. Tapos, meron din siyang detail dito sa ano, sa yung lower ano, lower part ng box niya may ano, mata, no? So ito yung back niya, nakalagay dito is Mystic Mystic Monday Tarot by Grace. Nakalimutan ko sabihin, by Grace, yung creator niya is Grace Duong, kung tama yung pronunciation ko. So, ayan, meron siyang makapal na ano, na book. No? Super cute. And matte yung texture niya. Napansin ko lang, guys, in-unbox ko to, may mga ano na siya kaagad. Yung, parang may mga scratches, siguro sa ano to. Hindi ko alam kung paano nila, baka sa ano pa lang, sa pagkakagawa siguro. Baka hindi masyadong careful yung mga nagpa-package nito. Sa production mismo siguro, guys. So, ayan. Medyo thick din yung book niya. And parang kung titignan nyo dito, parang makikita mo may mga iba-ibang kulay siya. Ayan. Ewan ko kung nabibigyan ng justice ng aking lighting. Hindi naman siya yung ano, hindi naman super flimsy yung libro niya, okay lang din. Ayan, tas ang ganda ng details niya, kung ano yung pattern dito, sa sides nung box, eh, yun din yung pattern dito, no? So, kung ano niya, kung tititigan nyo to, yung letterings nito, parang ano siya eh, may pagka-holog, parang rainbow, pero parang pastel-y yung kulay niya, no? Subdued yung kulay niya. Tapos glossy yung ano niya, yung pages ng book niya. Ayan, color dyan, full color yan. In full color yung pagkakaprint niya. Ayan, nakalagay dito. Mystic Monday Tarot is your intuition tool for spiritual guidance. Designed with intentional good vibes and a love of color. Totoo yun, guys. Na-attract ako dito sa deck na to dahil sa kulay niya. No? Lakas maka good vibes nung kulay niya. Ayan. So, tuloy natin. Energy is made of vibrations and each color vibrates at its own frequency. This colorful deck is full of positive vibes that allow you to access answers for your highest good. Mondays are for new beginnings, and this deck is your key to creating a fresh start any day of the week. So, dito yung contents niya nakalagay. Major Arcana, no? Pages 4 to 47, Cups, Pentacles, Swords, Wands. Tapos, pagdating dito sa kanyang, ano, mga definition ng bawat card. Yan, medyo marami naman. Kumbaga, hindi kagaya nung sa typical LWB ni Scarabio tsaka ni Rider-Waite, no? Na parang tinipid lang. Ito medyo, ano naman, busog na rin naman sa, ano, sa definition. Ayan, meron siyang mini picture dito na colored. And then, yung number ng card.
no, pati planet association, no. So see, the Fool is Uranus. Meron siyang upright and reversed meaning. So ayan, two pages, no. Allotted bawat card. So ayan, makapal 'yan. And so on hanggang dun sa minor arcana, no. Tignan lang natin yung minor arcana. Ba, halimbawa, Seven of Swords, ayan. Ganun din. Tapos may mood siya, yung mga kulay. Depende sa suit. So pagdating sa major, may pagka-purple. Very pretty yung pagka-purple niya, hindi masakit sa mata. Pagdating sa cups, parang may pagka-blue-greenish yung kulay. Pagdating naman sa pentacles ay parang orangey. Orangey. Pagdating naman sa swords is bluish. Blue. Parang blue. Iwan ko kung naka-colorblind ako. Parang may pagka-green din. And sa wands, di ako sure. Pero parang ano siya. Hindi ko alam kung medyo red-orange, no? So, yun. Tapos sa pinaka-likod is makikita mo yung copyright. No? 2018. Ayan. Copyright 2018 by Grace Duong, yung creator. No? This is published by Chronicle Books LLC, San Francisco, California. So, maganda. Maganda yung ano niya. Ayan. Dito na tayo sa cards. Siyempre, excited tayo yan. Pakita. Ayan. Yarn. O, yan. Sturdy yung box niya. Kahit katok-katokin mo yan. O, dito sa ano, sa bottom ng box, eh, may kita mo yung parang preview ng mga selected cards lang, no? Ayan. Kita mo dyan. In full color, yan. Ganda. Ganda ng box mo. Gustong-gusto ko yung mga ganitong box, yung makapal and madaling buksan. Kasi hindi na rin ako usually gumagamit ng bag, no, para sa tarot decks ko. Pero lang kung marami akong bag pouches, no. So, ayan, gilded siya. Napansin ko dito, nung una ko siyang binuksan, siguro parang pagbago tong gilding niya, sticky siya. Saka holographic siya. Ayan, guys, ang ganda. Holographic. Ang napansin ko dito, siguro, dahil sticky, o hindi ko alam kung mamasama. Para nagkaroon ng mark sa pagkakadikit niya dito sa box. So, parang may letter V. Hindi ko maano kung kita rito. Kasi na-shuffle ko na to. So, baka hindi nyo na rin mapansin. Pero yun nga, ganun siya. May pagka-OC kasi ako sa mga ganyan. Ayan, ganyan siya ka-pretty. Diba? Nag-glow and hollow. Ano? Ano ba tawag dun? Parang rainbow. Ayun o. Ganda. Tsaka makapal yung cardstock niya. Hindi ako marunong sa mga DSM, guys. Pero pag, ayan. Pagka, ano ko siya. Kung magpo-focus yung camera natin. Yarn. Makapal siya. Maganda. Sturdy yung card niya. Ayan. Ganun-ganun mo siya. Hindi ko nga lang alam kung magbe-bend ito. Pagka ano. So, ayan. Ganyan siya kakapal. So, ito yung aking kamay na hindi naman kalakihan. Kuha tayo ng isang card kung gano'ng kahaba siya sa aking palm. Ayan. Ganyan. Yarn. Tapos yung backing niya, ang ganda, black, no? Ang disadvantage lang ng ganito, kasi hindi siya matte, no? Siyempre, ano, fingerprint magnet. Pero hindi ka naman maselan, hindi ka sa mga glossy, swak maswak sa ito. Tapos yan, yung kanyang design is yung may mata na naman na parang may diamond, no? And kung ano to, kung mapapansin nyo, yung pagkakakulay niya is parang pastel-y na rainbow. No? No, hindi ko alam kung kita dito sa aking camera yan. Yan, ganda. As in, dinidescribe ko na mabuti. Para dun sa mga mahilig din dito makolekta ng cards. No? Meron akong separate channel kasi para sa mga unboxing. Pero meron na akong nagawa, guys, ng mga unboxing dito sa channel ko. Yan, ganyan siya. At makapal.
dahil makapal yung cardstock niya, ganyan siya kakapal. No, so yung mga maliliit kamay mag-struggle dito. Hawakan, no? Pero sobrang ganda naman ng cards, wala kang iaangal diyan. So ayan, ganyan siya pag isa-shuffle mo. Kasi madali naman siya mag-slide. Yun nga lang guys, hindi ko na makalimutan. Nung unang-una ko itong binuksan, no? Be careful kung bibili kayo nito pag babaklasin nyo. Kasi na, yun nga, dahil parang dikit-dikit yung mga cards. So dahan-dahan lang pag ano, sa isahin nyo. Kasi baka mamaya ma-chip yung pinaka... Hindi ko alam kung coated to eh. Pero baka lang, syempre, pag binigla mo. Kung maganda, galaw-galawin mo muna siyang ganun. O kaya i-bend-bend mo ng konti. Ayan, ganyan siya. Pag-shuffle natin. O, diba? Ganda. Sa mga sucker for gilded decks, ayan o. Oh. Ganito naman, hindi ko alam sa ano tawag dito sa ganitong pagbalasa. Siya. Sarap. Ano naman, kahit maliit kamay ko, carry naman. Oh, yung mga ganito namang klase magbalasa, oh, effortless kasi madulas. Okay? So shuffle natin guys, as kuha tayo ng isang card. No. Ayan, tuwan-tuwa ako doon sa box niya. Sarap katukin, no? Ako, naalala niyo yung mga palara ng sigarilyo, guys. Kung inutusan kayo ng magulang niyo or lolo-lola niyo, bumili sa... Ayan, oh, yung parang palara. Shuffle natin, tapos kuha tayong card. Interview natin yung card. No, kaya yung unang-unang card na makukuha natin. Yan, ganda. Kuha tayo. Ooh, the lovers. Tignan nyo guys, ang gana ka-colorful. O, diba? Sobrang ganda. Tignan natin definition ng the lovers. The lovers. Ito yung kanyang book na napaka-cute. So, The Lovers is number 6 sa Major Arcana. Para dun sa mga bago sa tarot. Ayan, The Lovers. Basahin natin. The Lovers. No? The Lovers. Upright. Love. Alignment. Choices. It's ruled by the planet Hindi ko alam planet, pero Gemini na halaga. Associated sign pala guys, hindi pala planet, sorry. No? Correct ko lang yung sinabi ko kanina. Hindi pala planet ito, is associated na zodiac sign. So, the lovers, Gemini. Love is in the air. A strong bond between two lovers is flourishing and it can feel like utter perfection. There is passion. Dito lang. There is passion, desire, and mutual attraction. And this can often reflect marriage, soulmate connection, or a super close intimate relationship. Mind, body, and soul are intertwined, completing each other to feel whole. Besides partners, this could also mean that you are aligning yourself much more closely with your core values. Choices will be presented to you. Testing your assessment of what feels best for you, stay true to yourself, even if outside noise may say otherwise. Only you know what your true desires are, and only you can make those decisions to be honest with yourself. Your intentions will point you to the path of your heart's deepest desires. Okay, so yun yung upright, and then pag reverse naman siya, ano ba to? Yan. Eh, hindi kita. Yan. So, kung reverse naman siya, imbalance, misalignment, and differences. There is a theme of misalignment in your life, whether it is with a lover or within your own core values. If it is with a lover, you may be realizing that there are fundamental differences between the two of you that cannot be reconciled.
To put it bluntly, the honeymoon phase is over. It is your choice to decide if you are willing to set aside your differences and remember what brought you together in the first place. If the imbalance resides with your values, it may be that you are making impulsive decisions and are blinded by your desires. In both cases, it would be wise to clarify what it is that you need out of your relationships, both with your partner and with yourself. Communication and introspection are key, so start making amends or let it go. Wow. So ayan, napakahaba nung kanyang definition, no? So hindi ko pa napakita sa inyo, guys, ang flip through. Sige, tuloy ko na rin, flip through ko na. Dito na rin tayo, guys, eh. 'Di ba? Excited lang ako to share, lalo na dun sa mga collector na gaya ko. And if you're planning to buy a new deck na modern and minimalist yung dating niya, ito yung pinaka-masasuggest ko na best buy kasi ayan siya. Gilded na rin kasi siya. Pero depende pa rin, guys, no? Kung ano yung deck na na-attract kayo. Minimalist man yan o hindi. So, hindi ko na-arrange, guys, in correct order. So, ito yung backing niya. Glossy and fingerprint magnet. Ito na yung mga cards. Hindi ko lang alam kung madilim. Yan, the tower. Ten of Pentacles. So, may pagka-pip-ish siya. Kung hindi nyo trip yung mga ganyan, no? Something to point out. Baka kasi iba dito, hindi nila type yung ganyan. Pero okay lang. Gusto ko matry yung iba-ibang klase. No, meron ditong strength, no? Bato, tigre. Napakaganda ng colors niya, guys. Sobra. Na-attract ako. Doon ako na-attract dito sa deck na to. So, yung Queen of Cups. King of Cups. Seven of Cups. Diba? Ang cute. Eight of Cups. Di ko lang sure, guys. Tignan ko lang kung sino yung artist. Wala mo lang nilagay. Na natin, check natin. Baka hindi naman natin makalimutan yung artist. So, is Grace Duong. Hindi ko lang alam kung siya din yung artist. Well, it did not say kung sinong illustrator or artist, no? So, ayan. Tuloy natin. Nine of Cups. O, di ba yung Nine of Cups niya may pa-heart sa gitna? Princess of Cups. Page. Page or Princess of Cups, Knight of Cups, Eight of Wands, Seven of Swords. Oh, tsaka yung mga niya, guys, mukha nung court cards is hindi. As in, walang mata, bibig, ilong, no? Pero okay lang, ma-appreciate ko. Knight of Pentacles, Justice, Seven of Wands, no? Sobrang ganda ng colors. Medyo pagka-slippery nga siya. Seven of Pentacles, Three of Cups, King of Pentacles, Six of Wands, ganda. Queen of Swords, Judgment Card, The World, Six of Cups, ayan, Two of Pentacles, no, parang infinity, yung infinity sign, symbol pala, The Empress, ha, may pomegranate siya sa kamay, may dalunsaging. Oh, grabe. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong card dito, guys. Yung The Chariot. Sobrang nakaka-uplift yung colors niya, yung energy niya. Alam mo yun, parang
napaka-vibrant, napaka-positive nung dating niya sa akin. Ganda. The devil. Babae, no? Parang ano to, napifeel ko yung vibes ng The Devil Wears Prada. Parang ganun. Marami siyang pinks and oranges. Yan, King of Wands. Ten of Swords. Five of Swords. Six of Swords. Mapagka-pip-ish itong card na to. Knight of Wands. So, ibang klase yung Six of Pentacles dito. Instead na may nang hihingi. No? Hindi siya yung rider. Hindi siya rider weight based yung Six of Pentacles na yan. Four of Cups. No? Meditate. The Fool, yan. Isa rin to sa favorite ko dito. The Fool. Babae nga pala yung The Fool. And wala siyang kasamang dog. Ace of Wands. Nine of Swords. Ganda. Mga stars yan, guys. Hanged Woman. Instead na Hanged Man. Hanged Woman. Princess of Wands. Yan. Very warm kulay. Queen of Wands. Eight of Pentacles. No? The Hermit. So, babae rin. May pagka, ano, leaning feminine yung characters dito. Karamihan, babae. Death. Princess of Swords. Medyo weird yung sword niya, guys. Nakabaluktot, no? Oh, ito na yung swords. May pagka purple blue. Yung tones. Nine of Wands. Four of Pentacles. Pip-ish again. Wheel of Fortune. Oh, Three of Swords. Temperance. Queen of Pentacles. The Hierophant. Eto. Two of Swords. Medyo weird yung sword niya. Parang letter C. No? Hindi ko na babanggitin yung brand na to. Pero mukhang kilalang fashion brand, guys. Yun yung unang pumasok sa isip ko. No? Letter C yung umpisa. Alam niyo na kung ano yun. O diba? Ayan. No? Parang yung logo ng sikat na fashion brand. Ayan. Ito naman parang cake yung dating sa akin itong Two of Wands, guys. Dahil dito. Alam niyo yung mallows na twisted. No? So, hindi ko alam kung ano yung eto, road ba to na parang may pagka roller coaster yung dating. Pip-ish, no? Ten of Cups. The Sun, no? Ganda pa rin. Kulay. Five of Pentacles. Four of Wands. Five of Wands. So, parang ano lang, napaka-simple lang niya and intersecting na lines lang yung nakikita nyo. So, parang i-ano ko to, somewhat similar dun sa, teka lang, kunin ko lang to, yung aking Wild Unknown Pocket. Compare ko lang yung ano. Ayan, kung paano yung pagbi-build up ng lines ni Kim Kranz dito. Ayan o. Oh. Yung mga ano ng linya. May mga minsan iba-iba yung direction, no? Ayan. Ah, parang, na ano lang, na in, yun lang pumasok sa isip ko nung nakita ko yun. Pero maganda. Maganda to. Glossy at saka standard size siya. So, compare natin sa Rider-Waite. Ano pala? Universal Waite. Ayan. Pareho, same size sila. Same size actually ng ano.
Tsaka sa Pocket Taro naman, in comparison, no, dito sa Wild Unknown pocket size Taro, ganito naman yung size niya in comparison, no. Knight of Swords, Ten of Wands, Ace of Cups, The Magician, The Emperor. So, may pagka-weird lang dating sa akin ng Emperor kasi parang may close ng Bear. Five of Cups. Three of Pentacles. Peep-ish. Princess of Pentacles. Page. Two of Cups. No? This time, parehong female. Yata. Ewan ko. Eight of Swords. Kakaiba Eight of Swords niya. King of Swords. Four of Swords. So, parang kung titignan mo yung view is from the top. No? Kasi diba yung si Four of Swords traditional, yung guy na nakahiga. Hindi maintindihan kung natutulog o parang akala mo patay. Pero, eto naman yung view niya galing dito sa taas. The High Priestess. Okay, so hindi mo makikita yung pillars dito. Tsaka may pagka-modern, no? Very minimalist. Nine of Pentacles. Wala yung female figure. Ang nandito lang is peacock. The star niya ay may pagka-cartoony. Alam mo yung parang Christmas. Christmas yung theme. Parang ganun. Ayan, cute naman. Ace of Pentacles. Okay lang siya sa akin. And the moon. Instead na may mga crayfish, dogs, kakaiba. Ito siya. Cute. Cute din naman. Tapos ayun, sobrang cute nung moon. Tsaka yung mga maliliit na stars. Ace of Swords. Yan. Ganda rin to. And the lovers. No? So, yan guys. Ito yung aking flip through and review in first impressions pala. First impressions about Mystic Monday Tarot by Grace Dong. A deck, no, it says here in the box, a deck for the modern mystic. Wow, di ba? Ang ganda ng packaging. Yan. So, yan. Thank you so much for watching, guys. Kita-kits sa readings natin.